So today we have filed the counter-affidavit of Vice President Robredo. So we have, she appeared before the head of the panel, Prosecutor Torreviles. She signed affidavit before Prosecutor Torreviles. So we left copies of the counter-affidavit. We'll give you copies of the counter-affidavit. May pitong krimen na isinama doon sa reklamo laban sa kanya. At yun ang sinagot namin at pinatunayan namin na kasinungalingan yung nakalagay doon sa counter-affidavit na siya ay dumalo sa isang di umano ay pagkukulong sa Ateneo na ginawa noong March 4. So fully documented yung buong araw kung nasaan siya. As makikita niya doon sa affidavit na isinampan niya mula doon sa umaga saan siya nagpunta. At in fact, covered by media yung mga events niya nung araw na yon. So lumalabas na kasinungalingan yung sinasabi doon sa sinumpaang salaysay. At lalong kasinungalingan yung sinasabi doon sa omnibus comment ng Solicitor General na paulit-ulit siyang nakipagpulong kay Bicoy na hindi sinusuportahan ng mismong sinumpaang salaysay ni Bicoy. Yung iba-ibang motion, ang naging decision ng DOJ panel ay ituloy na yung pagsasubmit ng counter-affidavits. So as far as we are concerned, and pursuant to that order, we have filed our counter-affidavit.